Nakatikim nga mga idol, etong si Dillon Brooks kay Donovan Mitchell matapos niya ng kanyang dirty play. Nahanap na nga ang kanyang katapat. Pero bago yan mga idol ay pag-usapan muna natin ang very controversial na All-Star Reserves. Inannounce na nga ngayong araw ng NBA kung sino nga ang kasama ng mga All-Star starters. Sa Western Conference, nandyan si Ja Morant mga idol, Lauri Markkanen, Domantas Sabonis, SGA, PG, and Triple J, pati na rin si Damian Lillard. Ito naman sa East si Joel Embiid, Jaylen Brown, Bam Adebayo, Julius Randle, si Jrue Holiday, DeMar, at pati na rin si Tyrese. Well, maraming ang nagre-reklamo dito nga sa naging All-Star Reserves yung mga player doon. Maraming nga daw in-snap na deserving na players. Kagaya na lamang daw nila James Harden, Jalen Bronson, ni Aaron Fox at ni Anthony Davis. At ang argumento nga rin ng mga Lakers fans kung bakit nga daw dapat si Anthony Davis ang nasa reserves at hindi si Jaren Jackson Jr. ay dahil kahit out nga daw si Anthony Davis ng isang buwan ay hindi daw nagkakalayo ang kanilang games played nito ni Jaren Jackson Jr. Etong si Triple J naglaro nga ng 35 games samantalang si Anthony Davis 28 games. 7 game difference nga lang daw pero sobrang layo nga daw ng kanilang pagkakaiba pagdating sa statistics. Etong si Triple J, 16.5 points per game, 6.7 rebounds and 3.3 blocks per game. Samantalang si Anthony Davis mga idol, 26.8 points per game, 11.9 rebounds and 2 blocks per game. Masyado nga daw mga idol, binigyang importansya yung pagkawala ni AD ng isang buwan. Eh sa katotohanan naman daw ay marami ring games na out etong si Jaren Jackson Jr. At isa pa ngang argumento ng mga Lakers fans mga idol, si Zion Williamson na ilang games na ngang wala, ilang linggo nang wala ay kasama sa mga All-Star starters. 29 games lamang ang nilaruan ni Zion Williamson this season, tapos si AD 28 games. And AD has better statistics nga daw kaysa kay Zion, pero si Zion All-Star starter daw tapos si AD All-Star snub. At eto nga rin si Joel Embiid mga idol, hindi napigilang mapatweet sa naging controversial nga na pagpili ng NBA sa kanilang mga All-Star. Meron nga daw na pagpapaliwanag na dapat gawin ng NBA matapos nga na hindi mapasama ang kanyang teammate na si James Harden sa Eastern Conference All-Stars. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan na natin ang naging insidente ni Donovan Mitchell pati na nga rin ni Dillon Brooks kanina. Well, nakahanap na nga ng katapat itong si Brooks mga idol na hindi nga siya uurungan matapos nga ng kanyang dirty play. Well, sa third quarter nga mga idol with 5 minutes left sa laban ng Cleveland at ng Memphis Grizzlies ay nasupalpal ito nga si Dillon Brooks ni Evan Mobley. At mga idol, ang naging bawi niya at ang naging ganti nito ni Dillon Brooks ay dito nga kay Donovan Mitchell. Sinapok nga ni Brooks mga idol ang pagkalalaki ni Donovan Mitchell na hindi nga nagustuhan neto ni Spida. At ayun, agaran niya ngang binato ng bola ito mga idol at tinulak at nag-umpisa na nga ang brawl na ito. Buti na nga lang mga idol ay hindi nga napasama ang ibang mga Memphis Grizzlies player na nasa bench. At agaran din naman na napaghiwalay eto ngang si Dillon Brooks pati na rin si Donovan Mitchell. At mga idol, kung tanongin nyo, baka naman hindi sinasadya ni Dillon Brooks at nasanggilang. Well, sa replay ngang ito mga idol ay malino na malinaw, obvious na tiningnan pa ni Dillon Brooks edo ngang paggalalaki ni Spida Mitchell. Mukhang ang inasinta pa, mukhang tinarget lock muna at nang matarget lock yan na nga. Ay ayun, gumamit nga ng kanyang UFC move. Inampas nga mga idol ang maselang bahagi ni Donovan Mitchell. Kaya I don't think mga idol na ito ay hindi intentional. 100% intentional ito mga idol. Anyways nga, ano ba ang masasabi nyo dito kay Dillon Brooks at sa kanyang ginawa dito kay Donovan? Kumento nyo lamang yung mga idol sa ating comment section.